Guys, update tayo. Wala nang intro po ito. Ito, hinatak po natin. Binuksan nila ito dahil huminto raw. Kala nila timing belt. Pero, okay naman buo. Tapos, sabi po ng may-ari, napansin niya raw, meron lang isang paradahan. Ang sabi daw ng may-ari dun sa driver, i-check mo yung ano, alam niyo po, yung sa dashboard, may umiilaw po yan, pero ano po yan, hindi umandar, dahil, yun nga, yung umiilaw po, yung pintuan. Meron din po yung mga ano, mga sinyalis po na kung ano yung umiilaw, andun po yung warning. Umiilaw daw po yung bomba ng langis. Yung filter, yung ano, yung parang takuri. Kaya lang hindi pinansin. Ayun, nangyari, punta tayo sa ilalim. Sumabog yung hose ng alternator. At meron tayong papaliwanag dito. Okay, punta tayo sa ilalim. Sabi ko po, bago tayo pumunta sa ilalim ng sasakyan na to, yung check natin yung alternator ng sira. Dito muna tayo, paliwanag ko na lang po para maliwanag po. Yung umiilaw po na yan, yun po yung ano, yung pintuan. Ganon din sa kabila, buksan natin ano to sa kabila. Nakano yan, naka-open kaya naka-ilaw. Napansin nyo po ha, wala nang ilaw yung pintuan. Pero buksan ulit natin yung isa. Yan, umiilaw po. Ngayon po, ang ipapaliwanag po natin dito, yung mga ilaw po dito. Ito po yung unang-una pong babantayan po ng driver kung mag-on po siya ng sasakyan. Halimbawa po, i-on natin to. Alatin na natin ha. I-on natin ha. I-on natin. Yan. Tignan nyo po, mapasin nyo po yan. Yun po yung sinabi kong langis. Kung humiilaw po yan, yung sa gitna, 1, 2, 3. Yung una po, pintuan po yan. Yun langis po noon. Yun, baterya. Kung yung baterya po hindi ano, hindi po gumagana, ang una nyo i-check po, pwede yung fuse, mayroong fuse po niyan. Kung naputol, hindi gumagana. Pero kung naputol po niyan, may ibig sabihin niyan, pwedeng grounded. Ito po, yung bomba ng langis po niyan, kung umandar niyan, dapat po niyan, mamatay. Kaya lang hindi natin mapandar to dahil katok nga po. Ayun. At tapos, dito sa kabila, yun. Yung isa po, ito, sa handbrake po ito. O kaya sa hydrovac. Kung wala hong tubig po niyan, ay walang fluid, iilaw din po niyan. Kung kulang na ngayon, kung naka-handbrake, iilaw din po. Pansin po natin ha. Yung handbrake niya, wala. Ano yan? Dispalyado yan, naka-ilaw. Ngayon po, yung kuti na yan, heater po niyan. Kung sa umaga po niyan, dapat yan, tinan natin ha. Ayun. Okay, green na. Ngayon kung nag-green, pwede na andarin po noon. Yellow muna, tapos green. Yan lang po, napakadali. Kung umiilaw po doon sa pang ano, yung gitna, langis po niyan, ito yung dahilan po na kumatok yung makina. Okay, puntaan natin po sa ilalim. Tignan natin yung alternator niya, patay natin. Kung ano yung pumutok po doon, mayroong pumutok doon na hose. Paliwanag ko po natin, ipapaliwanag natin daw. Punta natin sa ilalim. Pansin niyo po, andito sa ilalim ngayon. Pansin nyo po ito yung alternator. Ito po return. Ano to? Butas. Butas. Ito po, pressure po yan. Ito yung nanggagaling sa pressure. Para supplyan nyo po itong vacuum. Kasi itong vacuum na to, ito po yung ano. Yung pinanggagalingan ng hangin papunta sa hydrovac. Pasipsip po ito ha. Tandaan nyo po ha, pasipsip. Para magkaroon ng ano, ng pwersa ng ano, ng hydrovac, ito ang nagsusupply. Pero ang trabaho po nito, kailangan supplyan ito ng ano, ng langis para yung pibra sa loob hindi mapuputpod. Pero kung guhawang gumagana po niyan, i-return niya ito sa oil pan. Itong hose na to, itong sumabog. Ang nangyari po, pumutok. Linagyan po ng ano, ng hindi oil pressure rise na ano. Hindi siya oil resistant. Yan. Kaya kumatok po. Masin niyo po yung langis po, nakalat po. From alternator to muffler, yan o. Kinalat niya hanggang doon. Yan o. Diba? Sa mga may owner po ng sasakyan po, ulit-ulitin ko po, tayo po dito nagtutulungan. Best versa po niyan. Tulungan tayo, ako po, mekaniko. Ayaw ko po na mangyayari ng ganito. Magkakaroon ako ng trabaho dahil di sa mga ganito problema. Kung may nakita po kayong ano, leak po sa paradahan. Katulad po nito, napansin nyo po ito. Yan, all sending po nyan.
Isa pa sa pinanggagalingan ng ano niya, ng tagas ng langis. Ito po, napansin nyo po ito. Hello, langis na po ito, langis. O yan, wala po, langis. Ayan ba, kung tumutulo na po ito, yan po yung ano, yung, ito po yung wire kasi yung nagbibigay ng signal papunta sa ano, sa dashboard. Kung yan po ang ano, ang sira, iilaw. Pero kung yan naman, wala nang bomba ng langis, iilaw din. Yun nga po yung sinabi ng ano, ng may-ari na i-check daw bakit umiilaw. Eh, hindi sila nag-check, binahe. Akala na timing belt. Ayan. Ayan, ito. Ito naging problema. Ngayon, pupunta tayo sa labas. Meron tayo paliwanag. Meron tayong ganito na ano, nabakbak sa mga iniwan. Paliwanag natin to. Vacuum po ito. Kung anong trabaho nito. Kasi ito yung kabuuan alternator. Ito po, return. Return hose from pressure. Yung pressure po kasi yun yung gagalingan. Na, kakonected po nito. Itong all sending unit. Ayun po, makakatlo yung tatlo po niya, makakasama po niya. Ngayon, puntaan natin yung nakalas na vacuum para paliwanag natin. Mas maliwanag tayo doon kasi dito sa ilalim. Puntaan natin yan. Ano, ha, yung L3 na pinanggalingan natin ng ilalim, ng langis. Ito po yung ano, yung vacuum ng alternator. Ito po yung supply po ng ano, ng hydrovac. Supply pa, ang trabaho po kasi nito po, vacuum, kapag ano po, kapag umaandar yung makina, sumisip-sip ng hangin, dinadala niya sa hydrovac para magkaroon po ng ano, ng preno. Kaya pansinin niyo po, yung mga may sasakyan, nakakarilit po dyan, kung sino yung mga nakasasakyan po na vacuum type yung ano niya, yung L300, 2C, 2L, yung Montero po kasi nasalagay na, nasa ano na po ito, nasa built-in na po ito, nakalagay na mismo sa makina. Ito po kasi sa alternator. Ang ano po nito, drive po nito, belt. Kung naputol yung drive, yung belt nyo po, wala na rin preno kasi ang nangyayari po, hindi na ano nyan, hindi na gumagana. Pero ang ano po natin dito, ang point po natin dito, sorry, umuulan. Ito po kasing ano, ayan, ito. Ito po, ito po yung supply. Habang umaandar po yung makina, papasok yung langis po dyan para dito sa loob, malubrikan po nyan. Malagyan ng supply ng langis. Ngayon po, habang umaandar po nyan, sumisirit dito yung ano, yung langis. Lumalabas naman dito, ilalagay niya dun sa oil pan yung umutok doon na nakita natin. Yun po naging problema, kaya pumatok po ito. Palagay natin, ano po ito, i-update ko rin po sa inyo kung ano nangyari sa kanya. Pwedeng dumikit yung Conrad bearing, main bearing, o kaya yung piston. Dahil wala na yung supply ng langis na nanggagaling sa, ano, sa source niya, yung pinanggagalingan. Dahil nagdumiretso dito, pwedeng naningit, ano, nanikit ang yung main bearing, pwedeng nanikip. Ganon din yung Conrad bearing, pwede rin, ano, nanikip din. Ganon din po yung piston ring, pwedeng nag ano nag compress. O kaya tapos yung piston, karanan ng ano ng tama. I-update ko po sa inyo po kung kailan natin may baba ito at titignan natin kung ano naging damage. Yun lang po. Yung mga may sasakyan ko, ulitin ko po, reminder po. Kung meron po kayong paradahan kahit sa kalsada po, pagdating nyo po kung napansin nyo po na may langis po doon, i-check nyo na po kasi may langis po nito, pressurized. At saka return. Hindi to po yun ang gagaling sa ano po ito. Sa pressure na po yun. Yung connected po sa oil sending unit. Yun nga po. Kung yung oil sending unit, kung may takas din po nun, papalitan nyo na rin po yun. Kasi ang dulo po nun, plastic. Hard plastic po yun. Kaya kung nagkaroon po ng leak po nun, konting takas, palitan nyo na po yun. Kasi magkano lang naman po yun. Ayun lang po. Sana po sa video kong ito, meron kayong nakuhang konting kalaman. Ganoon na lang po. Yung huling tagubilin at mga tagubilin ko po rito po, mag-check po kayo ng mga kailangan dapat i-check para iwas po ang ano, gastos. Kaya sabi ko po dito sa inyo po, wala akong may gustong ganito. Kailangan po natin ng pag-check para huwag nyo nang pa-insipin po yung mga materialis po kung magkano po yun, mas malaki po ang ano, na damage po dito.
dahil lang dito sa may tagas yung host. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Yun lang po ang uli kong sasabihin po. Don't forget, subscribe, like, and share. Maraming salamat.